BeLabs, today's video, dadalhin ko po kayo sa aking dental clinic. So, nandito ulit tayo sa kantong ito. And doon po yung McDonald's. So, katapat lang po siya ng Rossmann. Ayan po. And hanapin nyo lang po itong Mona Tours. Then, tumawid kayo dito. Tada! So, dito lang po yung aking dental clinic. Ang tagal-tagal ko na pong nagpapalinis, nagpapaayos ng ngipin dito. Nasa 5 years na po, or more than pa. Gusto ko dito kasi mabait yung dentist, tsaka hindi siya kamahalan maningil. So, napaka-importante nun dahil dito, lahat dito ay mahal. And FYI lang po sa mga bago po dito sa Israel, hindi po covered ng ating insurance, health insurance, ang pagpapadentist or yung pagpapadental. And syempre, napakahalaga na isama natin sa ating budget ang pagpapadental kasi napaka-importante yan. At least once a year, kahit wala tayong nararamdaman, ipa-check up natin ang ating mga ngipin. So, dito lang po yun. Kaunting lakad lang, diba? Tada! Ito, makikita nyo, may malaking ngipin. So, papasok lang po tayo dito. Ang number niya ay 9. And doon lang tayo galing, mga ka-BeLabs. So, napakalapit lang. Walking. Dire-diretso lang po. Okay, hi ka-BeLabs. So, nandito na po tayo sa aking dental clinic. Aking talaga na. 6 years na po ako nagpapaalaga ng ngipin dito. Kaya, masasabi mo, or I guarantee you na talagang the best kong dentist na po. It's my friend. Hi, doctor. Long time no see. Do you still remember? Oh, you're how you remember me? No. Now, I want to clean, and a few days ago, my pasta was very hurt. This one, and it hurts also here. So, okay, ito po yung mga presyo. Halimbawa, kayo po ay magpapalinis ng ngipin. 150 raw ang kanilang cleaning. Ang pasta, 200 shekel. Pag implant, 3,000 shekel. Pagka halimbawa na ma-retainer, tulad nung pinagawa ko po, up and down. So, ako naman po, di ba nagpa-retainer po kasi ako, up and down. Pero nasa loob po yung wire niya. So, 1,500 daw yun, up and down. And halimbawa, magpapa-braces po tayo. Up and down ay 12,000. And pwede nyo pong hindi ika-cash. Pero kailangan nyo po mag-down payment ng at least half po nung 12,000 pag tayo ay papakabit ng braces. So, yun po yung mga presyo ni Dr. Shadi. And yung brightening pala or whitening ng ngipin, 2,000 daw. 2,000 shekel ang kanyang presyo. Yun yung gusto kong gawin. Kaso masyadong mahal, pag-iipunan ko pa siya. Bago ko nga pala makalimutan, mga ka-BeLabs, ang bunot po ay nasa 250 to 300 shekel. Pero kay Doc kasi, hanggat kaya pa niyang gawa ng paraan, hindi niya binubunutan, hindi niya bubunutin ang inyong ngipin. Kaya isa ito sa nagustuhan ko kay Doc kasi aalagaan niya talaga yung ating mga ngipin. Highly recommended po si Dr. Shadi. 6 years na po ako nagpapaalaga sa kanya ng ngipin. Sakali man napupunta po kayo sa kanya para maka-discount po kayo, sabihin nyo po yung pangalan ko, Miss Emily, or ipakita nyo po itong video na ginawa ko para mas maalala nyo po agad ako para maka-discount po kayo. And by the way, hindi po kayo makakapunta dito ng by walk-in. Kailangan tumawag po muna kayo kasi masyadong marami din siyang mga kliyente. Kaya ilalagay ko po sa description box ang kanyang telephone number para makapagpa-schedule po muna kayo bago kayo pumunta sa kanya.
So, sa mga nagtataka, bakit po ako naka-retainer? Gawa ng naka-brace po kasi ako nung ako'y dalaga. So, kailangan pag naka-brace ka po, after nilang matanggal, kailangan aalagaan mo pa rin siya sa retainer. So, ayoko nung retainer na nakalabas. Kaya, nakita ko po sa mga Israeli dito, especially sa mga apo ni lolo ko dati, sa dati kong alaga, meron silang retainer pero nasa loob. Kaya nung nakaraos na ako sa utang, kasi alam ko naman na lahat dito ay mahal, yan, naghanap ako ng dentist na mura and sinabi ko yung gusto kong mangyari na I need retainer na hindi kita sa labas. Kaya yan yung ginawa niya sa akin, up and down. So bakit nagkakaroon ng gap? Nagkakaroon ng gap yung mga ngipin natin kapag kulang na siya sa loob. Eh, nabawasan na po ako ng wisdom tooth, kaya siguro yan, nagkakaroon siya ng gap. Although, hindi naman perfect yung ngipin ko ngayon, kung makikita nyo, pero at least, hindi na siya yung galit-galit. Alam nyo yun. And I've been using this retainer for 6 years now. And masasabi kong malaking tulong siya sa mga ngipin ko para hindi sila maghiwa-hiwalay. And yun, piece of advice mga ka-BeLabs, alam naman natin na lahat dito ay mahal. Kaya wag na lang natin i-convert kasi masasaktan lang tayo. Ang importante kasi kailangan at least once a year nagpapa-check up tayo ng ngipin kahit wala tayong nararamdaman, kasi wag na nating antayin na may sumakit pa sa mga ngipin natin bago tayo magpa-dentist, kasi ang hirap magtrabaho kapag meron tayong nararamdaman. Once na masakit kasi ngipin natin, apektado lahat yung mood natin kasi direct siya sa utak. Alam niyo yun? Alam niyo yung ibig kong sabihin? Kaya maintain, i-maintain natin yung hygiene natin. Magpa-check up tayo sa mga dentist once in a year, at kailangan natin linis ng ngipin, at least kung kaya nyo ng every 6 months, mas maganda, diba? So, before we end this video, special thanks nga po pala kay Miss Hannah Cervales dahil sinamahan uli niya tayo for today's vlog na pagpapa-dentist. And kung mapapansin nyo po, may pinapakita kaming passport dito kasi kakukuha lang po namin ang aming working visa permit. So, yun po yung ating next topic. Abangan! Pag-uusapan po natin ang aming working visa permit dito sa Israel bilang mga caregivers. So, ito yung agency natin mga ka-BeLabs. Nanggaling na po tayo dyan. And ito yung paligid niya. Ito ay agency ko for 5 years na po. Since nag-start ako kay Lola, ganun na rin po ako katagal sa agency na yan. And wala akong masasabi kasi napakabait po nila. Hindi na natin binidyo ka-BeLabs kasi nakausap ko yung anak. Yung nag-iossi kanina sa labas, sabi niya, privacy po kasi. Yung mga Israeli kasi dito, hindi sila mahilig magpakuha ng video. Para sa kanila kasi, privacy kasi nila yon. Pero hindi naman lahat. May mga iba na gustong-gustong humarap ng camera. May iba naman na ayaw. So, respect na lang natin kung ano yung culture o yung gusto nila. So, ang ganda po, good vibes yung fountain. Yan lang yung agency ko. So, that's it. Thank you so much for watching mga ka-BeLabs. I hope you learned something new. And please don't forget to like this video. Pakishare na rin po para makatulong sa mga kababayan natin. God bless you all. Ingat po kayo lagi. Mwah!